It was a lead left foot coming from Plania. Sit down, take all the time. Set him down. Matapos na tanggihan ni Cuadro alas Jan Riel Casimero ang alok noon na labanan ng American boxer na si Joshua Greer Jr. na noong mga panahon na yon ay number one contender sa hawak niyang WBO belt. Dahil di umano ay sinaoya Inoue ang gusto niyang makasagupa, ay hinanapan na lang muna itong si Greer ng ibang makakatapat. At ito nga ay sa katauhan ng isa pa nating kababayan na si Magic Mike Plana na noong mga panahon na yon ay nakabase sa US. Pero dahil sa bantamweight nangangampa niya ang Amerikano, habang si Plana naman ay sa super bantamweight, ay napagkasundo na lang ng bawat kampo na magsalubong sa catchweight na 120 kilo. Bago ang laban ay may impresibong record ang ating kababayan na 23 wins, 12 knockouts at isang talo. Samantalang itong si Greer naman ay may 22 wins, 12 knockouts, isang talo at isang tabla. Bagamat hindi nga nagkakalayo ang ring experience ng dalawang fighter, pero kung sa dami ng quality opposition ng pag-uusapan, ay medyo angat ng kaunti itong taga-US. Sa katunayan, kung ating matatandaan, taong 2019, bigong madepensahan ang ating Philippine Bantamweight Champion na si Giovanni Scanner ang kanyang WBC Continental Americas Bantamweight title. Knockout nga po ang inabot ng Pinoy sa kamay ng Amerikano, pero ganun pa man, ay nasubukan ng gusto ang top rank prospect sa laban na iyon dahil siya muna ang bumagsak sa bakbakan. Bago kasi matapos ang third round, ay hindi inaasahang kumonekta ang kanan ng Pinoy sa mukha nitong Amerikano na naging dahilan sa pagbagsak nito. Pero pagdating ng round 8, ay si Greer naman na nakabawi. Napaupo at hindi na nakatayo si Scanner matapos itong tamaan ng isang body shot. Matapos nga ang laban ay may pahabol pa itong pang-asar sa Pinoy sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang unan na may nakasulat na night-night. Samantala, balik tayo sa ating Pinoy na bida. Bagamat heavy underdog sa magiging laban ng ating kababayan at halos dalawang linggo lang ang naging preparasyon nito, ay kumpiyansa pa rin ito na magagawa niya maka-score na isang upset sa laban. Pero siyempre, hindi rin naman padadaig ang hambog na Amerikano. Gaya nga ng kanyang nakagawian sa kanyang mga nakaraang laban, daladala pa rin ito ang kanyang mahiwagang unan sa weigh-in na nagpapahiwate na patutulugin niya raw ang ating pambato sa laban. Subalit pagdating nga ng mismong laban, left hook ang naging isang susi upang makuha ng ating kababayan ang panalo. Unang round pa lang ay bagsak na agad ang Amerikano nang ipatikim ng ating bida ang kanyang malakas na left hook. Sa round 6 ay sunod-sunod na body shot ang pinakakawalan ng Pinoy para pabagalin ng galaw ng Amerikano na panay naman ang atras. Siguro ay naisip na ng top rank prospect na pag sinabayan niya kasi ang ating kababayan ay baka siya ang gumamit ng una na madalas niyang inilalabas
nitong kanyang mga huling naging laban. At bago nga matapos ang round 6 ay bumagsak muli ang Amerikano nang kumonekta na naman ang left hook ng Pinoy. At pagdating nga ng round 8 ay napilitan na sumugal ang top rank prospect dahil alam niyang matatalo siya sa scorecards. Pinalitan niya muna ang ating kababayan sa pagiging agresibo. Kumbaga, do or die situation ito para sa kanya kung gusto niyang ma-maintain ang kanyang mataas na world rating. Kaso nga lang ay hindi nga sumapat ang effort nitong Amerikano dahil kahit nauubusan na ng hangin ang ating bida ay nagawa pa rin itong itawid ang kanyang sarili para tapusin ang natitirang round. Sa naging laban ay itinanghal ng panalong ating kababayan by majority decision. At kung nabigyan nga lang ng mahabang preparasyon ang ating bida, ay baka hindi na nga ito umabot sa decision.